Giit ng kampo ni dating senador Bongbong Marcos na hindi raw usapin ang tinatawag na moral turpitude ang hatol na guilty sa kaso ng hindi niya paghahain ng income tax return o ITR. Pero sabi ng mga nagpetisyon gusto siyang madiskwalipika ay eleksyon 2022, mas malalim pa rito ang usapin. Narito ang pagtutok ni Tina Panganiban-Perez. Disqualify! Nagsagawa ng kilos protesta ang Akbayan Party List sa labas ng COMELEC kanina para ipanawag ang aksyonan na ng Komisyon ng Petisyon para kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sana raw ay gawin ng COMELEC ang kanilang mandato at ipatupad ang batas. Nakasaad sa petisyon na hindi kwalipikado si Marcos tumakbo sa eleksyon dahil na-convict siya ng paglabag sa National Internal Revenue Code. Tinukoy sa petisyon ang desisyon ng QCRTC noong July 1995 kung saan pinatawan siya ng parusang pagkakakulong dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at hindi pag-file ng ITR mula 1982 hanggang 1985. Pinagbabayad din siya ng buwis at multa. Sa apela ni Marcos, pinagtibay ng Court of Appeals ang guilty verdict ng QCRTC sa kaso ng kabiguang mag-file ng ITR. Pero inabswelto siya sa kasong non-payment ng deficiency taxes at inalis ang parusang kulong, bagamat pinagbabayad pa rin si Marcos ng tax deficiency. Nakasaad sa Omnibus Election Code na ang sinumang nasentensyahan ng pagkakakulong ng mahigit 18 buwan o para sa isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude, diskwalipikado maging kandidato at humawak ng pwesto, maliban na lamang kung siya ay binigyan ng pardon o amnesty. Ang moral turpitude ay mga gawaing nagpapakita ng kawalan ng moralidad at mga gawaing buktot at kasuklam-suklam at ugaling taliwas sa katarungan, katapatan, kababaang loob at kabutihang asal. Pero iginigit ng kampo ni Marcos, hindi ito kaso ng moral turpitude. In the decision, ang binigay lang na penalty kay presidential aspirant Bongbong Marcos ay ang pagbabayad ng fine, pagbabayad ng penalty. Yun lamang, walang imprisonment at wala yung sinasabi nilang moral turpitude. Hindi rin daw tax evader si Marcos. There was no finding of tax evasion. What he was found liable for was the non-filing of the income tax return, for which he was meted a penalty of a fine. So, maling-mali yung sinasabi nila na tax evasion or tax evader si presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa panayam ng Super Radio DZBB, ipinunto ng isa sa mga petitioner na hindi lang simpleng usapin ito ng hindi paghahain ng income tax return. Kasi pwede rin nating sabihin, income tax return lang naman pala Marami naman hindi nagfa-file niyan. Pero kasi ang issue dito, no, bilang public official, meron kang obligasyon na sumunod sa batas at manguna by leadership, by example. Ayon sa COMELEC, ipadadala raw nila ang summon sa magkabilang panig matapos mai-raffle sa isa sa dalawang division ng COMELEC ang petisyon. Kasama ng mga ibang cancellation petitions na natanggap natin, hinahanda yan for raffle. Magkakaroon tayo ng raffle para madetermina natin kung aling division ang mag-handle ng kasong yon. Expected natin yan next week, no? The earliest could be Monday. Tina Panganiban-Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.